Yung pisong kita raw ang malulugi sa gobyerno kapag binawasan ng taripa sa imported na bigas. Pinababawi nga ng ilang senador at grupo ang executive order ng Pangulo. Pero git ng palasyo, kailangan daw babaan ng taripa para hindi kulangin ang supply ng bigas. At may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa Executive Order 135 ni Pangulong Duterte, ibinaba ang tariff ng imported rice sa 35% mula sa dating 40% at 50%. Ang layunin, palawakin ang mga merkadong pinag-aangkatan ng bigas ng Pilipinas na makadadagdag sa rice supply at mapapanatili ang abot-kayang presyo nito. Pero sa proposed Senate Resolution 726 ni na Senators Francis Pangilinan, Franklin Drilon, Nancy Binay, Laila De Lima at Risa Ontiveros, tinutulan nila ito. Dapat daw babuiin ni Pangulong Duterte ang EO 135 dahil wala raw sapat na rason para bawasan ang tariff rate sa bigas. Dagdag pabigat pa raw ito sa mga magsasaka at magiging mas dependent raw ang bansa sa importation. Milyong-milyong kita rin daw ang mawawala sa gobyerno. Kino-question din ng Federation of Free Farmers ang EO 135. Pinagmamalaki pa man din daw ng Department of Agriculture na maganda ang ani, stable din daw ang presyo ng bigas. Kapag bumaba raw ng gusto ang presyo ng imported, babaratin ang lokal na palay. Kung bumaba yung wholesale price ng 3 pesos dahil nga dinabaan mo yung taripa ng India-Pakistan, katumbas na pagbaba niyan sa palay is around 1 peso and 50 centavos. So, lower than what they are getting now. Ang magsasakang si Edwin Corrales ng Lawag City dumadaing na. Mahirap talagang mabawi mo yung kaya kung minsan mas mabuti yung vegetables sa palay, wala ka talaga. Sabi ng palasyo, iingatan naman nila na hindi maapektuhan ang kita ng mga magsasaka. Aantay muna po natin na matapos ang harvest nang sa ganon, hindi maapektuhan ang presyo ng bentahan ng mga magsasaka sa merkado. Sabi ng Tariff Commission, nasa 60 million pesos ang mawawala dahil sa pagbaba ng tariff. Kung mababa ang koleksyon, liliit din yung pondo para pantulong sa mga magsasaka. Paliwanag naman ng Malacanang, kukulangin pa rin ang supply ng bigas sa bansa kaya kailangang magbaba ng taripa. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na kailangan ng iba pang pag-aangkatan ng bigas lalo't nagsabi na ang Vietnam na magbabawas ito ng rice export. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, buong puso para sa Pilipino.